Okay. Hello everyone, good morning, and our topic for today is about product is nature and sustainability. So, entrap yung subject natin, no? And before we start, can someone lead the prayer? Miss Andrea? Yes? Yes? Choppy ba yung boses ko na? Hindi po. Okay. Kinabahan tuloy ako kasi ganun yung boses nila eh. Well, anyway, ikaw na lang, Miss Eliza, sige. Can you lead the prayer? Ma'am, hindi ko po alam yung prayer po ng Jesus. Oh, sige. Pansamantala, mag-pray ka muna ng iba. Pero make sure sa susunod, alam yun na yung prayer ng Jesus, no? So, it's okay. Can you lead the prayer, Miss Eliza? Ma'am, iglesia ako po. Ay, ganun ba? Ay, sorry naka. I don't know. I'm really sorry. So, okay lang po. Sorry, ay, hindi ko pa kasi kayo talaga personal na kilala. Sorry. Ay, Diyos ko. Sino kaya? Miss, Morales. Morales, Ivan. Ma'am? Can you lead the prayer? Apo. Sige. Thank you. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, please give me a good mind that I may do all my works well, and in such a way that I will make you happy. Help me to understand and remember all the things that I must learn. Help me to enjoy and be happy with the subjects which I find so hard. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you, Mr. Morales. And so, ulitin ko lang, ang topic natin ay product, its nature, and sustainability. So, ano ba yung product? So, para sa inyo, sige, ano yung product para sa inyo? May idea ba kayo? Ikaw, Ms. Eliza, what is product for you? Yung product ko, yung product ko ng mga binibili natin. Okay. Mr. Ivan Bansil, para sa iyo ano pa yung product? Another ano opinion. Mr. Ivan Bansil. Oh, ikaw Mr. Gerald. So ikaw yung pumapasok kanina, 'di ba? So Mr. Gerald Tolentino, in your own opinion, what is product? It is ano po, manufactured or refined for sale. Okay. So, malalaman yan natin yung ano pang ibig sabihin ng product. Ano-ano ba yung mga level, yung types of product. So, malalaman natin today yan. Bakit kailangan natin alamin kung ano yung mga iba't ibang product? Kasi, di ba, in the future, diba, STEM kayo? So, in the future, baka maging businessman din kayo. Makakapagtayo ng construction firm, ng hospital, diba? So, kailangan natin malaman, ano-ano ba yung product? So, eto, mag-start na tayo. So, alamin na natin kung ano sila, no? So, levels of product. Tatlo ang level of products. Una ay tangible products. Pangalawa, augmented products. Pangatlo is generic product. Pag sinabing tangible, nahahawakan at nakikita siya. So, ito yung meaning ng tangible products, no? Pagsamahin natin, tangible products. So, are the basic physical appearance, which can be a service or idea having precise specification and is offered under a given specified description or model number. So, sabi dito, di ba? Precise specification. Thus, given or specified description or model number. Tangible product siya. Ito yung mga example niya. Honda Brio model, house and lot, 400 square meters. Ibig sabihin, may label siya. Kaya kung maalala niyo yung nunong Nido commercial,
check the label. Bakit check the label ang sinasabi ng Nido? Kasi nga, ang mga products, may mga labels talaga sila. May description sila. May specification. Hindi ka pwedeng bibili ng product na walang ganyan. Ibig sabihin, illegal siya. Kasi, nasa batas natin yan. Dapat naka-specify kung anong product siya. Ano yung mga ginamit doon sa product. Kaya nga yung shampoo, pag tinitignan mo, pag naliligo ka, magbabasa mo yung logo niya. Kung anong pangalan ng shampoo. Ano yung mga ingredient niya. Kahit minsan, di yung maintindihan kung ano yon. Ang importante, nakita ng tao yung mga ginamit. I-search niya lang yan eh. Minsan, search lang natin sa online ano yung mga ginamit nila. Makikita mo na. Oh. At saka sa dito sa government natin, chine-check talaga nila yan. Kasi, paano kung pumunta sa tao, di ba? Ginamit nila, tapos, naka-apekto pala sa kanya. Meron nga akong kakilala sa ibang bansa na ang nangyari sa kanya, gumamit siya ng product, sabon, pampaganda. Tapos yung sabon, meron siyang matalim na bagay. Nasugat siya. Tapos, ayun, kinasuhan niya yung doktor. Nanalo siya. Nanalo siya ng around $2 million. Nagbayad yung doktor. Kasi nga, ano yun, di ba? Nasa ano nila yan, tangible products tayo. So, kailangan yung pagkakagawa ng product mo, pulido. Hindi yung makakasira sa kapwa. That's why, kailangan may model number, may description, may specification na nakalagay doon. Kaya kayo ha, pag bumibili kayo ng mga products, huwag kayo basta-basta bibili. Kaya yung mga nanay natin, ganyan sila pag bumibili sila. Pag tinutulungan natin sila. Minsan, di ba, parang, ba't ang tagal kaya ni mama, mapapaisip ka ng ganun. It's because nagiging ano rin sila. Kasi nga dito, ayaw nila na pag pumunta na sa pamilya nila o pumunta sa'yo, susuot mo yung isang bagay, gagamitin nyo, is maapektuhan kayo. Ganun kasi talaga dito. Kaya dapat, is tinitignan nyo bago kayo bumili. Hindi naman sa pagiging maarte yun, okay lang yun. Kasi gusto mong maging maingat. Lalo na ngayon, di ba, COVID, lalo na ngayon talaga. Di mo alam saan nang galing yung product. Baka mamay, di na na-sanitize or what, di ba? So, we're just being careful. Ganun dito sa tangible product na to. Kaya, huwag kayong basta-basta bibili. Kung walang license, kung di siya lisensyado, kung hindi siya dumaan sa tamang process. Then, augmented products na tayo. Ang meaning ng augmented products, ito na, include the image and service features of a certain entity. It gives emphasis on the tangible benefits that the customer will be getting from buying the product. Example, car insurance, medical and dental benefits, and fire insurance. So, dito sa medical and dental benefits, ang usual dyan is PhilHealth. So, kami, nagbabayad kami sa PhilHealth para pag nagkasakit kami or ano, meron kami makukuha. So, car insurance, ganyan din. Minsan, pag bumibili ka ng sasakyan, minsan nag-o-offer na rin sila ng ganyan agad. Tatanungin ka nila, ma'am, sir, so, gusto niyo po ba na kumuha ng car insurance po sa amin? Meron po kayong ganito, ganito pong monthly babayaran ninyo para po pag na-aksidente po kayo, yung sasakyan nyo po is insured po siya kung nasira po siya. Wala po kayong babayaran kasi po insured po yung sasakyan nyo. So, yun ang ibig sabihin ng augmented products. Meron kang parang fallback. Meron kang parang security na mababalik sa'yo. Pwedeng in form of cash. Pwedeng, health. So, generic product na tayo. Emphasis the impact of the product to the consumer, not the seller. This will signify the purpose of its existence and the primary objective in creating the product. So, yung example is prestige, status signal, professional image. So, pag sinabi kong mga bags, so usually pag sinabi ko, nagsabi ako ng pangalan, no? Wari, Jollibee, ayan.
So, iisipin nyo, pang pamilya siya, di ba? Pang bata. So, pag sinabi kong Chanel, Gucci, Louis Vuitton, alam nyo na yung mga bagay na yon, yung mga bags na yon, is luxury brand sila. So, kasi, parang, sa generic kasi, parang kakaroon ka ng, ano, ng visualization na, ah, okay, yung mga product na to, na nakalagay na to, or kaya kung nagsabi lang ako ng bag, mag-iisip kayo ng isang bag. Sabi kayo ng wari, naisip nyo na bag, Jansport. Pag sinabi kong backpack, minsan yun ang sinasabi, Jansport. Pag sinabi kong sapatos, ang iisipin ng iba, Nike. Yun kasi ang sikat, di ba? So, yun ang ibig sabihin ng generic product. Bago tayo pumunta dito sa types of product, naiintindihan nyo na yung level of products. Hello, Abraham? Okay, so magpatuloy na tayo, no? So, types of product. So, ang types of product is dalawa. Dalawa sila. Which is, yung una is goods and services. So, tandaan nyo, yung types of product, dalawa sila, hindi lang iisa. So, tama naman yung mga sinabi ng kaklase nyo kanina. So, dito, is dinadagdagan ko lang yung knowledge ninyo. So, dalawa yung types of product, goods and services. So, dito muna tayo sa goods. So, ang meaning ng goods ay are sale of the physical from the manufacturer to the consumer or final ultimate user. Ibig sabihin, yung use, 'di ba sabi dito manufacturer. Yung mga goods kasi dumadaan diyan. Diyan ginagawa. Yung sinasabi nilang factory. Pero yung talagang tamang term is manufacturer. Manufacturer ang tamang term talaga sa business. Sa layman's term sa mga hindi nagbi-business, ang alam nila diyan is factory. Yun ang sinasabi nila. Kasi yun ang pinapakita at yun talaga yung mas madaling intindihin, di ba? So, sa manufacturer na yan, sa manufacturer, dahil ha? Hello? Ay, sadali, merong nag-ano, buti na lang narinig ko. May nagpapa-admit na, pumasok na nga dito. So, ulitin ko, sa manufacturer, is sila yung gumagawa ng product. Tulad ng mga Crayola, mga chocolate, diba? Minsan chocolate, makita mo, by machine na talaga. Then, bago pumunta sa final and ultimate user, which is yung customer or consumer. Parehas lang ang consumer and customer. So, pag nabasa nyo yun, parehas lang sila. Ang consumer kasi ginagamit sa economics dahil nga nagko-consume sila ng product, kaya consumer. Pero pag sa business, is customer. Kasi, tao, di ba? Tao yung kaharap nila, customer, ibibigay nila yung product sa customer. So, parehas lang sila, iba lang yung ginamit nilang term. Kaya pag nakita nyo yun, huwag kayong pailito kasi iisa lang sila. So, dito na tayo sa second second sentence ng goods. These are tangible products that can measure the satisfaction with result or evidences as manifested through physical development. So, ibig sabihin, tangible products sila. Ibig sabihin, nakikita at nahahawakan yung goods. Nakikita mo siya. Ito yung ginawa nila. Ito yung bag ko na ginawa nila. Ganito pala siya ginagawa. Yung cake, ganito. Diba, usually sa Facebook, maraming ganyan eh. May nakikita ako sa Facebook na paano gawin yung cake na yon, paano gawin yung damit na yon. Ganun pala siya. So, ibig sabihin, tangible product sila. Kasi nga nakikita at nahawakan mo rin sila, diba? Kaya nga sabi dito, that can measure the satisfaction with result or evidences. So, nasasatisfy ka na nakikita mo yung binili mo. Tapos, natikman mo siya, okay, masarap siya. Kahit na ganun kaganda,
Kasi usually may product na kahit na maganda yung design, di ba, minsan hindi siya okay. Hindi siya masarap or kaya hindi yung quality ng product hindi maganda. Pero it still depends, di ba? That's why yung mga businesses, nag-i-improve sila. Kaya nga sabi ko sa inyo, importanteng binibigay mo yung feedback sa kanila to know ano pang i-improve nila. Kayo din, di ba, as a person, ganun din. Gusto nyo na sinasabi nila na yung pinpoint out nila yung saan kang mahina. Of course, to improve yourself, there's nothing wrong with that, di ba? So, tuloy na natin to. Durable goods. Sabihin ko muna yung meaning ng dalawang to, no? Then I explain ko ano yung pagkakaiba nila. So, durable goods are the physical products that are used over a long period of time. These products are expensive because of the quality of the materials used. And then, non-durable goods are the physical products that are quickly and easily be consumed or worn out, become obsolete, unfashionable, or no longer popular. These products are inexpensive and can easily be damaged. So, pag sinabing durable goods, tandaan nyo ha, pag sinabing durable good is nagagamit mo siya sa pangmatagalan siya, kumbaga pangmatagalan. Kaya nga sabi dito, physical good that are used over a long period of time. Ang example, makikita nyo sa example dito, steel. Alam naman natin na matibay yan, di ba? Pangmatagalan yan. Stainless, ayan, tibay din yan. Excuse me. Appliances. So, I don't know if na-experience yun sa mga appliances na yung tipong ginamit na ng lola mo, then napunta sa nanay mo, then ngayon ikaw, kung nagamit mo rin. May mga appliances na ganun kasi yung talagang galing pa sa ganitong year, last nakita na datnan mo pa. Actually ako, may ganun na akong product before. Actually, hanggang ngayon, meron akong ganung product na ginagamit na ni mama ko dati nung di pa ako napanganak. Pero hanggang ngayon. So, appliances yun actually. So, ibig sabihin, durable goods siya. Kasi nagagamit mo siya ng pangmatagalan. Yung mga appliances nyo, di ba? Ang lifespan yan is usually 5 to 10 years. Kasi nga pang matagal yung mga yan. Yung mga ginamit na materials dyan ay hindi basta-basta. Ang cellphone nga, within 5 years din eh. Kasi yung mga materials na ginamit is talagang iba. And then, non-durable goods na tayo. Dito sa non-durable goods, kabaliktaran ng durable goods. Hindi siya pang matagalan. Madali lang siyang masira. Pagkain, di ba? Ang pagkain, may mga pagkain na dapat agad kinakain. Kasi agad masisira. Mga vegetable, ayan, kung hindi mo sila ira, masisira ka agad. So, non-durable goods sila. Tapos, nakalagay sa example natin, products made with plastic. So, alam naman natin, konting ano mo lang sa plastic, masisira na siya. Mga orokan, di ba? May mga orokan na ano mo lang, natamaan mo lang is nayuyupi na kasi made of plastic sila. So, susunod na tayo. So, naiintindihan na tong part ng slide na to. Wala kayong question? So, magtatawag ako, no? Mr. Edison, kalma. So, ano yung durable goods? Products po na nagtatagal. Okay. So, paano bigkas to? Andre? So, Miraflor. So, ano yung non-durable goods? Plastic po. Dahil ng mga laro ka ng mga bata. Okay. So, paano bigkas ang pangalan mo? Sorry ha. I don't know how to pronounce it. Andre? Okay, sure. Thank you. So, sensitive din kasi ako sa pangalan ko. That's why I ask. Dahil usually, lalo na pag matanda yung nagtatawag sa akin. Ang pangalan ko kasi Chelsea, di ba? Ang tawag sa akin, Chelsea.
Kasi ang way of bigkas nila sa mga alphabet is iba sa atin. Yung age natin, age, di ba? Sa kanila, hindi age. Iba, iba yung bigkas. So, I understand. So, nagiging careful lang din ako dahil, of course, pangalan nyo yan. So, may mga iba na ayaw na mali yung way of pagbigkas ng name nila. So, if mali yung nasabi kong pangalan sa'yo, correct nyo lang ako. Okay? Because, di ko pa kayo nakita in person. So, kung tatawagin ko kayo, correct nyo na lang ako if na-pronounce ko yun ng mali. And, susunod na tayo. Services. So, sabi ko nga sa inyo, ang type of product is dalawa. Goods and services. So, nasa services na tayo. So, kabaliktaran ng goods ang services, which is intangible product siya. Ibig sabihin ng intangible, hindi nahahawakan at nakikita. May ganun po bang product, ma'am? Meron. At ano yun? Ito yung example niya. Relaxation in salon and spa. Ano ba ang binibigay sa'yo ng salon? Di ba ginugupitan ka? Wala naman siyang binibigay sa'yo na product. Alang-alang ibibigay niya sa'yo yung ginupit na buhok. Buhok mo, di ba? So, hindi, of course. Ang service, service lang ang ginawa niya. Pag kasi service, wala talagang product na binibigay sa'yo. Ginagawa lang yun sa'yo. Yan tulad ng panggugupit. O education from school. Anong binibigay ng teacher mo sa'yo? Knowledge and learning. Hindi mo yun nakikita, nahahawakan, di ba? So, service siya. Rent. So, may different types of service. Tatlo sila. Rented goods services, owned goods services, and non-goods services. So, eto, una, rented goods services are the consumer rented facility of the seller in a certain period of time. So, ibig sabihin, time-bound siya. Ano yung time-bound? May hangganan siya. Hanggang doon mo lang siya magagamit. So, eto yung example. Car rental. So, kung wari, kayo magbabarkada, pupunta ng Tagaytay or Baguio, kailangan nyo ng sasakyan. Then, naisip ng barkada nyo na mag-rent ng car. O mag-rent tayo ng car doon sa tito ko. May sasakyan siya. Ganito lang yung halaga ng babayaran natin sa kanya. Ganyan. So, yung mga barkada mo, pumayag sila. Sige, sige. So, sabi, tinanong kayo ng tito nyo, kailan mo siya gagamitin yung sakyan. So, after 1 week po, babalik na namin yung car. So, kasi nga time-bound siya. So, hanggang kailan mo lang siya gagamitin, di ba? So, kung wari, nagka-agreement kayo, pumayag yung tito mo, sige. Binigay na yung susi, tapos nagbayad na kayo sa kanya. Pero, pag nasira niya yung sakyan, kayo ang magpapagawa. Kasi kayo ang gumamit, hindi naman siya, di ba? Then, dito, space or office for rental. So, usually kasi, mga offices, minsan nag-renta lang sila, especially if nag-i-start pa lang talaga sila. So, siyempre, dahil nga, sabi nga nila, pag sa business, hindi naman biglaan, malaki ka talaga. So, unti-unti yan, di ba? So, yung iba, ginagawa is nag-renta talaga sila. So, nasa kontrata yan. Nasa may-ari nung pinag-rentahan kung paano yung way of pagbabayad. May iba kasi yung nagpaparenta na monthly. May iba naman na 2 years. May iba naman na 5 years. Excuse me. So, it still depends. Doon sa may-ari nung office space na yon. Depende. Or kaya kung napapansin minsan, kung kaya magbibiyahe kayo, may dati may tindahan doon, bigla-bigla nawala. So, depende. Ito yung factor yon. Pwedeng tumaas yung renta. Or natapos na yung kontrata nila. So, yun ang dalawang factor doon. Then, susunod na tayo. Owned goods services na tayo. Are the repair and maintenance services rendered by the seller to the product, to the customer. Sorry, typo. To the customer. So, example, laundry business and car wash. So, usually itong laundry business na ito marami sa Angeles. Bakit maraming laundry business doon? Siguro, if magbibiyahe kayo papunta doon, mapapansin nyo maraming ganyan. Dahil, maraming estudyante doon, di ba? Nagdo-dorm yung usually yung mga ibang student doon.
So, wala na silang time maglaba yung iba. So, nagpapa-laundry na lang sila. So, then, yung laundry business kasi yan, usually, yung mga may-ari, yung sa harapan lang ng bahay nila yon. Bahay nila talaga yon, then sa harapan nila is yung business yan. Yung business, yung laundry business. So, pag nasira yung washing machine nila, siya yung magpapagawa. Kabalik talon siya ng rented. Dahil siya yung gumagamit, diba? Siya yung mismong gumagawa ng service. Hindi naman yung customer. So, kuwari, nagpa-car wash ka. So, bibigay, ilalagay mo yung car mo doon, diba? Pa, lilinisin nila. Kung may nasira man sa machine nila na ginamit or kaya yung hose nila, sila yung magpapapalit. Sila yung bibili. Kaya nga sabi dito, diba? Are the repair and maintenance services rendered by the seller? Ibig sabihin, yung may-ari, siya yung magpapagawa nun, hindi na yung customer. So, non-good services na tayo. So, is a personal service on the part of the seller. Most common are the expertise and profession of the seller. Ibig sabihin, pag sinabing non-good services, is expertise ng tao. Pinabayaran mo siya base sa expertise niya. Kuwari, naghahanap ka ng bahay. Sino ang pupuntahan mo? Kanino ka lalapit? Lalapit ka sa mga real estate broker. Kasi sila yung mas nakakaalam. Mas nakakaalam dun sa ganong kalakaran. So, kuwari, tatanong ka, saan kuwari, in-explain mo yung gusto mong bahay. In-explain mo kung saan lugar ang gusto mong bumili ng bahay. So, sinabi mo, kumari, bandang San Fernando, yung malapit sa school, yung malapit sa SM, malapit sa Palengke, sabi niya. So, kumari, sabi ng real estate, ganito po, ma'am, dito po sa ganyan. Kumari, nagpangalan siya ng lugar. Dito po, kahit saan po kayo madali lang po yung transport, ganyan. Kasi siya mas nakakaalam nun. Trabaho niya yun, di ba? Unong na trabaho niya yun. Pangalawa, profession niya yun. Merong exam ang yan. May exam ang mga real estate broker. May exam sila. Ano pa ba? Ito, sabi sa example, teacher will act as tutor. So, kumare, may estudyanteng nahihirapan sa subject na, kumare, math, nahihirapan yung student. So, magtatanong siya sa teacher, sa math teacher, paano po to, sir, ma? Tuturuan siya. Kasi yun ang expertise ng teacher na yun. Sa kanya ka lalapit eh. Alam ka lang lalapit ka sa science teacher, hindi naman niya alam yung math, di ba? Hindi naman niya yung field. Kumbaga, hindi niya yung profession. So, yun ang non-good services. Lumalapit kayo sa kanya, binabayaran niyo siya to sa skills, sa knowledge niya, as sa expertise niya. Kaya, kung mapapansin niyo sa example, di ba, ayan o. Oh, accountant will act as a bookkeeper. Kasi yun ang field niya. Alam niya yan. Alam niya yung bookkeeping. Pinag-aralan niya yan, di ba? Lawyer will act as a legal consultant, which is, ang mga lawyer, alam naman natin na yan ang, ano niya, expertise niya, mga batas. So, sa kanya ka lalapit, di ba? Kasi alam niya yung mga batas. Pinag-aralan niya yun, expertise niya yun. Then, susunod na tayo. So, malinaw na tong mga to. Any questions sa part na to? Okay, next slide na tayo. Characteristic of services. So, una is intangibility, which is alam naman natin na pag sinabing intangibility or intangible, hindi nakikita at nahawakan, which is service yun, di ba? Sabi ko kanina. So, dito, credibility of the service provided most of the time count. So, may share ako sa inyo, konti lang. Konti-konti lang naman. Actually, related naman sa credibility to yan. So, nung college ako, nagpagupit ako sa isang salon. Bagong salon yon. And, dahil nagmamadali na ako, wala na talaga akong time magpagupit doon sa kakilala ko. So, nagpagupit ako doon sa salon na yon. Nandun na rin ako sa gago. So, banks lang ang pinagupit ko. Kaso, Diyos ko, ganun yung ginupit niya sa akin, kubit-kubit. Talagang gusto kong magalit nun ng sobra, kaso inisip ko na lang na bagong bukas sila.
sa iniisip ko kasi na kahit anong salon magaling manggupit, ganun ang nasa isip ko. Then kinausap ko yung gupit sa akin, bakit ganun yung ginupit mo sa akin, ganyan sabi ko. Pero binayaran ko pa rin siya, and then sabi ko sa kanya, huwag niya gagawin yung ganito sa ibang customer. So, nasira yung credibility niya sa akin, na asa manggugupit. Parang nawala na yung, di na ako humahanga, kumbaga. Nawala yung believe ko sa kanya, yung credibility niya talaga. So, may customer na gano'n, nakatulad ko, na pag nasira yung credibility mo as a owner or yun, kaya yung nanggugupit, hindi na ako babalik talaga. Dahil siyempre, paano na ulit-ulit, diba? Kakotrust issues ako sa gano'n eh. So, merong ibang customer naman na kahit nagkamali ka ng minsan sa kanila, bibigyan ka pa rin ng chance. Marupok yung mga customer na gano'n, Diyos ko. Babalik sila. So, there are some, di ko naman inaano yung mga ibang customer, gaya ng lagi kong sinasabi, na iba't iba ang personality ng customer mo. May mabait, may rude na customer, merong maarteng customer, may customer na okay lang. Eh ako, medyo maarte talaga ako. Amidado ako doon na, syempre buhok yun, di ba? Kahit nasabihin natin mahaba yun. Kaya nga nagpagupit ako para maging okay yung itsura ko. Tapos ginanon niya, di ba? Nasakit ng loob ko na. So, nasira yung credibility niya sa akin. So, ayan. Kayo, di ba, pagpupunta kayo sa isang lugar, misal tinitignan nyo kung okay ba yung pagkain dito, okay ba yung mga damit na binibenta nila. Tinitignan mo yung credibility nila, if legit din sila. Legit ba tong ano na to, pag sa online, di ba? Legit ba kaya tong product na to? Legit ba tong tindera na to sa, ano, sa Shopee? Baka mamaya, i-scam lang niya ako. Titingin kayo sa feedback. Kaya sabi ko sa inyo, importante yung feedback. Importante yan. Importante din na pagpapasok kayo sa isang store is matitignan mo yung mga permits. Bakit tinitignan yung mga permits? Para malaman mo na yung credibility nga. Malaman mo na legit talaga silang nagtitinda nun. Kaya nga kung nakita nyo sa online, misa pinapost din yung mga permits nila. Because may customer na ganun. Na pag di na nakita na may ganun ka, sasabi nila, bakit wala kang permit? Or kaya may customer na ganito, nagbabayad ka ba ng buwis? May mga ganun talaga ang customer if magbe-business kayo. Malay ko, sa inyo, pag naging engineers na kayo, diba? Future engineer, future doctor, future med kayo in the future. So, architect, ayan. Yan, kaya dapat yung credibility niyo, service, kasi ang ino-offer niyo eh. Service, di ba? Doctor. Service, alang-alang, ano, di ba? Surgery ka, IBM-ware itong ikuha mo kaya, di ba? Service kayo. So, yung credibility niyo, huwag niyo nga hayaan na masira sa customer. Medyo pressure din yun, in a way. Pressure din sa inyo, pag naging engineer kayo. Pwedeng ma-revoke yung license nyo. Nasira, kumari, pinagawan kayo ng tulay. Tapos, nasira. Masira yung credibility mo as a engineer. Eh, yung gumawa niyan, yung si engineer ganito. Tapos, di man ganun kaganda yung ginawa. Kaya kayo, beware, ha? Kung maging engineer kayo in the future. Or architect in the future, di ba? O kaya doctor in the future. So, be aware sa mga ganito. Beware, no? Is separability. So, may mga services na hindi mo mapaghihiwalay. Sana all, no? Hindi naghihiwalay. So, tulad ng salon and spa. Kasi magkasama palagi talaga yan. Kaya hindi mo talaga sila mapaghihiwalay. O kaya yung toothbrush and toothpaste, ayan, hindi mo mapaghihiwalay yan. Kasama palagi yan. So, variability. Pag sinabi kasi yung variability is, ano, iba't iba. So, kuwari, ito yung mga salon, maraming salon sa, ano, sa isang lugar. Then ikaw, may pinupuntahan ka talaga, di ba, na nanggugupit, lalo sa lalaki. Kasi yung kuya ko, ito yung lagi niyang sinasabi. Nagtataka kasi ako sa kuya ko noon, nung high school siya. Naghahanap talaga siya ng barbero na pwedeng panggupitan sa buhok niya. Dahil may barbero daw na hindi kayang ano yung gupit niya. So, lalaki siya eh. So, I really don't know.
So, yun ang sabi niya. So, naghahanap talaga siya. So, yan, variability. Hinahanap niya kung saan maganda yung performance. Kaya sa internet din, di ba? Ganun din. So, naghahanap tayo sino yung mas mabilis ng internet. Ay, alam niyo ba? Si ganito, mabilis yung internet. Ganitong pangalan, mabilis yung internet. Ay, ganitong pangalan na company, mabagal yung internet niya. So, naghahanap ka kung saan mas maganda yung service. Kaya nga variability. So, kayo din, di ba, in the future, sabi ko nga, maging engineer kayo. Meron kayong tinatawag na, ano kasi tawag na, meron kayong tinatawag na specialization. Ayan. Wala, si engineer ganito, magaling siyang gumawa ng tulay. Si engineer na ganito, magaling siyang gumawa ng ganitong design na building. Sa architect, ayan, si Zaha Hadid yata yan, siya yung queen of curves na sinasabi nila. Bakit queen of curves siya? Kasi yung mga design niya, puros may curve. May curve talaga. Which is, magaganda yung mga design niya. Sikat na architect yun eh. So, yung sikat na YouTuber din ngayon, si, ano, si Oliver. Pinapanood ko siya actually. So, magaling din siyang architect. Nakita ko yung mga gawa niya. Sobrang pulido yung pagkakagawa. So, susunod. So, sana in the future, nakita ko din kayo gumagawa ng ganun, no? STEM kayo, di ba? So, I hope makita ko yung mga display niyo. Or maririg ko na si ganito, engineer na. So, nakaka-proud lang pag ganun. Well, product satisfying features na tayo. Product patronage in the market. So, is the condition by the strategies and policies employed by the manufacturer and the marketing organization on the product's attributes. So, usually, pag sinabi kasing manufacturer and marketing, palagi silang magkasama. Bakit palagi silang magkasama? Kasi, paano nga ba mamamarket ng salesperson? Ang mga sales lady kasi, tawag sa kanila, sa business, is salesperson. So, yung mga salesperson, paano nila mabebenta or paano nila masasabi sa customer, ito yung binibenta nila. Kung hindi nila alam, paano nagawa? Or kung ano yung laman nun, nung product na yun. Kaya minsan, yung marketing and manufacturer, minsan magkasama sila. Minsan tinitignan ng mga marketing people kung marketer, ayun, marketer, yung product, paano siya ginawa? Para ma-explain sa'yo paano siya ginawa. So, tulad ng cellphone, di ba? I-explain nila. Tatanong ka, anong specs niyan? So, yung merong iba, di ka pa man nagtanong, tinitignan mo yung product, lalapitan ka. So, then sasabihin sa'yo, within, actually, merong naka-oras yung mayon eh. So, dapat within 30 seconds or within 1 minute na explain mo sa customer mo yung mga specs na yun. Kasi, gano'n yung, gano'n sila tinrain. Kaya kung mapapansin mo, within 1 minute or 30 seconds, na explain na nila yung mga specs. So, ganun sila na-train. Ikaw naman na customer, impressed na impressed ka. Siyempre, mapapagano'n ka. Alam niya yung tinitinda nila. Mukhang maganda yun. So, warat babatuin mo siya ng tanong na, ano bang mas maganda yung camera ng iPhone o camera ng Samsung? So, mga ganun-ganun. So, na-train yung mga yan. So, yun yung mga behind the scene na hindi nyo alam, di ba? Na na-train pala sila na sabihin yung mga specs within 30 seconds, 1 minute. Tina-train sila. Dapat masabi nila na within that time, ano, sabi nila sa inyo. Then, dito, the present-day customer look for products that will not satisfy their need and want, but also the other attached to the product. Ma'am, ba't sabi nyo dati sa amin, dapat yung customer masasatisfy yung needs and wants nila, yung mga gusto at ayaw nila. So, tapos sabi, ba't bigla dito sabi, hindi nyo sasatisfy yung need and want. Ang ibig, tapos nakalagay dito, but also the other attached to the product. Ang ibig sabihin niyan na Chris ganito. Ngayon kasi, ang mga customer is maselan na rin sila. Kung dati, kahit anong kulay ang ilagay mo sa product mo, basta nagagamit siya at nakakain siya, okay lang. Hindi sila nakafocus sa itsura. Kasi nga nasa ano na tayo eh. Product satisfying features na tayo. Ibig sabihin, overall na to. Hindi lang sa itsura, hindi lang sa kulay.
So, tinitignan mo lahat. Hindi lang sa gusto at ayaw ng customer to. Sa product itself na tayo tumitingin. At ano yung mga yon? Ano yung mga factors na yon? Which is ito. Ayan. Una is design. So, usually, yung mga ganyang edad sa inyo, 16, 17, 18, 19, tinitignan talaga design. Actually, according sa research yun. Usually, yung mga teenager, sensitive sila when it comes to design. Pag nakita nilang kumikinang-kinang yung ano, or kaya color pink, colorful siya, color blue, ganyan, is ma-attract sila. Bibili sila without thinking na yung product bang yun is okay or hindi. Di ko naman nilalahat, no? Di ko nilalahat. Doon sa article lang na nabasa ko yun ang sinasabi niya. So ibig sabihin, dahil base doon sa ni-research nila, yung mga ibang kumpanya, pinapaganda nila yung design. Kaya pag bumibili ka ng cake, di ba? Minsan nagagandahan ka. Ay, ang ganda tong design. Yung tanong, masarap kaya yun? Usually, puro fondant lang ang laman ng cake na yun. Wala mo siyang ano. Masarap kaya yung cake na yun? Di ba? Minsan napapaisip ka kahit gaano pa kaganda yung isang bagay. Magagamit ko kaya yun? Dapat ganun din yung iniisip niyo. Magagamit ko kaya yun? Makakain ko kaya yun? So, oo, maganda yung design, pero okay ba? O kayo, pag nagkumawa na kayo ng mga projects nyo in the future, mga tulay. So, isipin nyo, matibay ba itong gagamitin ko? Oo, napaganda nga yung design. Yung materials kaya na gagamitin ko, maganda din. So, product colors, ayan. So, sa product muna tayo, no? So, yung tulad ng mga binibili yung product. Yung Nike, di ba? Yung kulay. Maganda ba yung pagkakakulay niya? Or kaya, bakit sa logo nila, ganito yung kulay na nilagay? May mga meaning kasi yung mga kulay na yan. May mga meaning sila. Hindi lang basta-basta nilagay ng mga may-ari. Minsan, try nyo mag-search. Minsan, try nyo lang. Hindi ko naman kayo pinapa-assignment. Para dagdag, ano lang, information and knowledge. Try nyo minsan maghanap ng mga logo. Try nyo maghanap ng logo na, wari, ano kayang mean, bakit check yung Nike? Bakit ganun yung logo ng Starbucks? So, ano lang, dagdag information lang. Then, product quality. So, sabi ko nga sa inyo, huwag kayo basta-basta bibili ng product. Tignan nyo din na yung kalidad ng product. Tignan nyo din kung tumaan ba siya sa tamang process. Baka mamaya, hindi naman siya dumaan sa tamang process. Nasira siya, wala na. O, kabili mo, ang ganda-ganda nga. Tapos, kung ginamit mo, wala na. Dapat, isip mo na rin, yung pangmatagalan ba itong gamit na to? Diba? Kaya ba akong ipaglaban? De, joke lang. So, pangmatagalan ba yung product na ngayon? So, yun ang tinitignan, diba? Then, product warranties. Ito yung usually gustong-gusto ng mga customer. Mga product warranties na yan. So, pag bibili ka ng laptop and cellphone, usually 1 year and 2 years ang warranty. So, ibig sabihin, yung mga warranty na yan is, yun yung after sales services sa inyo. Ibig sabihin is, pag nasira yung cellphone mo, dahil nga may 1 year warranty ka, wala kang babayaran. Wala kang babayaran doon. Maliban na lang, minsan kasi nakaspecify eh. Kung wala nasira yung ganitong part. So, babayaran mo siya. Pero kung ganito yung nasira mo, wala kang babayaran. Or kaya yung 1 week replacement, ayan, di nakalagay dito eh, pero dadagdag ko na. So, yung replacement, ayan. So, within 1 week, pag may nakita kang sira sa product or ano, pwede lang palitan or pwede magpalit ka ng product, basta same price. So, hanggang dito lang ang topic natin for today. So, I hope may natutunan, marami kayong natutunan today. So, minsan try nyo lang mag-search doon sa sinasabi ko. Para at least, di ba, meron din kayong knowledge about it. And then yung nirecommend ko sa inyong architect, try nyo rin siyang tignan. Kilala siyang architect actually, si Zaha Hadid. So, if architecture ang kukunin nyo in college, so, tignan nyo lang, di ba? And, thank you. Thank you sa pakikinig and ingat kayong lahat. So,
isasend ko na lang tong PowerPoint at PDF and yung activity niyo. Okay, bye-bye. Ingat kayong lahat. And if you have question, so pwede nyo akong i-chat. Pwede nyo akong tanungin through chat. So, bye-bye. Ingat kayo. Bye po. Thank you po. Thank you po. Hi, ma'am. Bye. Thank you po.